alam niyo ba ang scenario ng goat industry in the Philippines? Ilan po ang population po ng Pilipinas? Alam po, updated po tayong lahat. Ilan po ang population ng Pilipinas? 110 million. Is it, correct me if I'm wrong, ano? Tama ho ba yun? Yung mga magagaling sa statistics, sabihin natin roughly 110 million Filipinos. Pero tignan po natin, ang goat inventory as of July 21, 2017, we have only 3.76 million goats. Would you just imagine? 110 million against 3.76 million siguro, parang 1:30 or 1:40, no? Parang sa isang kambing kailangan ang kakain doon 30 or 40. Ganun po yung ratio. Kaya kung tatanungin niyo ako, mayroon ba? Ito ba yung magandang sunshine industry? Hindi po lang sunshine industry po to, kundi ito yung tinatawag ko palagi sa mga farmers po natin na since 2000 na nag-i-start po natin kasalamuha yung mga maliliit na backyard raisers po. Ang tawag po natin dito, ito yung mga ETM na mga hindi nagtatrabaho sa gobyerno, hindi nagtatrabaho sa mga private companies. Ano yung ETM again? Alam ko po, alam niyo yun, automatic teller machine. Pero ang ETM po na introduce ko po dito sa kambingan na ito is animal to money. ETM, kung makakaroon tayo ng ETM na wala pong tax, no? Na pwede yung ibenta 24/7, go to goat production po, any time of the day. Just imagine po, 99.01% nasa backyard raisers. At kokonti lang po, 0.98% lang o 4.9 thousand heads nasa commercial raisers. So ngayon, ito yung pagkakataon po natin para palakasin, poonlarin po natin ang industriya po ng pagkakambingan. So far, itong project na ito, maraming pinopondohan ng DEBAR na research po natin about CIPAR goat production. Nag-bibid po kami, nag 2.5 million. Field bidding palagi. Kasi walang makapag-supply ng kambing na pangangailangan po ng project namin. Naging field bidding. Kasi wala po, ubus na. Lahat po ng project ng DSWD sa 4Ps at 1, kambing po lahat ang pinupropose nila. Sa amin din, kambing din. Wala nang magbibigay. Baka kayo na po ang isa sa magiging commercial raiser producer ng pagkakambingan. Sinong gustong maging commercial goat producer? Para mailista na natin, no? At alam ko po, talagang yung suporta ng gobyerno nandun po sa inyo. Kasi may mga multiplier farms na binibigay po ng Department of Agriculture, nagbibigay po ng breeders, nagbibigay basta may housing po kayo, may forage po, magiging multiplier farms po kayo. Ito po yung suporta ni Secretary Piñol para pangunarin ito. Itong kwan. So, very little po ang hawak po natin, no? Next slide, please. Pero, for the past 2000, ilang years na ngayon? 2001, 17 years ago, hindi pa rin ako nagsasawa, magre-retire na po tayo, kambing pa rin. Ang gusto kong ipustro na itulong sa mga farmers po natin. Nakita nyo naman, noong 10 years ago, number 5 ang Ilocos in terms of goat population. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, number 1 na po ang Ilocos region in terms of goat population. Pero maliit pa rin, no? 446,000. Pero number 1 na po kami. Noon, number 1 po sa Central Visayas. So, yan po yung mga population po ng kambing. Ilocos region, Central Luzon, Central Visayas, Davao region, and Western Visayas. Ito po yung mga nangungunang region na nangangalaga po ng kambing. Pero kulang na kulang pa rin. Okay. So, ito yung tinatawag po nating Yan. Goats are commonly known as four months cow. Sabi po nila, pag mag-aalaga ka ng kambing, ito yung four months cow. Pero hindi po. Now, ang kambing po, pakikon pa. Now, ito yung living assets. And goat is gold. Bakit gold is gold? Sabi nyo,
Hindi naman bars yan eh, gold bars yan eh. Alam nyo ba, sa lahat po ng mga hayop, ang nagdidikta ng presyo, yung bumibili. Ah, sige, bilhin ko ng ganito ito. Pero, sa lahat ng mga hayop, ang kambing po ang nagdidikta ng presyo, yung nagbebenta. Ah, kung ayaw mo, leave it or take it. Alam nyo ba, doon sa Manawag, operator po namin, pag 5 months old, 5,000. Pag 10 months old, 10,000, take it or leave it. Lately, nagkasama po namin si Ma'am Jing Lapitan, nag-video po kami sa Aguilar, Pangasinan. Alam nyo ba yung ginagawa nilang sabon? Goat's milk soap po yun. At ang benta po niya ng lalaki at babae is 60,000 per head. Pero nanggaling sa abroad yan, 70,000 per head. Sabi niya, kung ayaw nyo, take it or leave it. Pero yung kambing po niya, nagbibigay po ng 3.5 liters of milk a day. Naka-technoguide po ito, finiture, tinilevise po ng PTB4. Hopefully, sila nag-ikot po sa Region 1, sa Ilocos Region, para itilevise ng PTB4. At nakita po nila kung gaano kakalaki yung kambing at ganun po talaga priced ang kambing po. So, iikwan natin ngayon sa isip natin na para magyayaman po tayo, magkakaroon po tayo ng kambing kasi ito yung magiging gold. Yo ba? So, yun lang po. Dapat positive yung outlook natin, no? Kasi minsan, ang iniisip natin, kambing lang yan eh, pang pulutan, pang birthday, di ba? Pang fiesta. Pero hindi na po ngayon. Na-change na po yung landscape kung baano kahalaga ang kambing po. So, tignan po natin. Goat meat is one of the healthiest meats you can eat. Tignan nyo po ito. Ito yung nanggaling po ito sa United States Development Department of Agriculture. At makikita nyo po dito kung alin ang sa mga karne na kinakain natin ang may pinakamaraming saturated fat. Ito yung tinatawag nilang bad cholesterol. Okay? Yung cholesterol, iron. Tingnan nyo, number one po yung goat. Ang fat po niya is pinakamababa. Saturated fat po niya is 0.79. Ang protein po niya, pinakamataas din, high. Ang iron po niya is 3.3. At ang kanyang cholesterol is 63.8. Compared sa baka, baboy, karnero at manok. Kaya nga, kung may mga fiestahan or may mga birthdays, pag nag-invite sila ng kaibigan nila, tanongin nila, oh, invite kita sa birthday or may party sa bahay. Tanong nila, anong kakatayin mo? Hindi, may palitsyon ako. Hindi sila pupunta, pero pag sasabihin mo, magkakatay ako ng kambing pare, ay talagang pupunta yon. Kasi talagang very priced po ang presyo ng kambing po. At wala pang mabili. Would you just imagine, if you have 200 do level, 200 do level na inahin na babae, pwede na ka lang kayo mag-supply ng isang kambing nakakatayin sa isang kambingan restaurant araw-araw. 200 do level. Paano kung yung isang kambingan restaurant kumakatay siya ng tatlong kambing sa isang araw? Dapat 600 do level ang pagkukunan niya ng kambing para makasupplyan yung kakatayin niyang kambing. Ganun po talaga kakonti. Kaya nga, yung mga secretary po natin, hindi sila magpag-commit sa Middle East para magbenta po lang ng halal goats. Kasi dito lang sa Pilipinas, kulang na po yung kambing po natin. So, take note, goat meat is one of the healthiest meats you can eat. Kaya lang, medyo may kamahalan. Next po. Kahalaga ng pag-alaga ng kambing. Na-mention ko na, ang karni po ng kambing ang tawag po doon ay chivon. Ba? Ay isa sa pinakamainam na uri ng karne at may high market potential. No? Na-mention ko na rin na mababang saturated fat compared sa mga ibang mga karne. Next slide, please. Puntahan naman natin ang gatas ng kambing. Alam nyo ba na ang gatas ng kambing, ito yung pinakamalapit sa gatas ng nanay. It's the closest. Bakit po? Mas smaller ang fat globules niya, madaling madigest ng bata. Kaya nga kung walang mainom yung kwan, hindi cow's milk, ito yung nanny's milk. No? At
3.8 times na mas mataas ang calcium content kumpara sa gatas ng ina. Ang ibang produkto gaya ng sabon ay nakakatulong upang pagandahin ang kutis. So far, ito na yung nakita po natin sa ibang bansa po. Ginagawa nila yung goat's milk na lotion, lipstick, sabon, at iba pang mga cosmetics. At yun po yung sekreto ni Cleopatra kung bakit maganda si Cleopatra, kasi ang pinampapaligo daw niya, no, is gatas ng kambing. Okay, joke lang yun, ano? Pero ganun kamahal yung pinampapaligo ni Cleopatra. Ito po yung kagandahan ng kambing, no? Okay lang po na makaupo na po ako. Pasensya na po kayo, ha? Kasi talagang isang pagpapala ng Panginoong Diyos na hindi po ako na-fracture sa belly ko dito nung nadulas po ako. Kaya medyo hindi talaga ako makakuan ng mahaba. Okay, thank you very much, no? Okay, tignan po natin. Ito yung kagandahan po na isinusulong po ng gobyerno, kasi po, kahit maliit lang ang puhunan ng isang pamilya po, pwede po siyang mag-start ng goat project. At napatunayan natin yan for all those years na nag-start po tayo ng project, no? Maamo at madaling alagaan. Okay ba yun sa inyo? Diba, mas madaling alagaan ang kambing? Alam ko, dapat nandoon yun sa atin, mas madaling alagaan. Hindi lang yung nanay at tatay, pati yung mga anak, pwedeng mag-alaga ng kambing. At maliit na kapital lamang ang kailangan. Okay. So, ito yung dalawang importante. Kung hahanap tayo ng isang negosyo, kailangan yung maliit lang yung puhunan, makapag-i-start na po tayo. Start with small, and although we have to dream big, okay yung vision po natin, pero we have to start with small lang. Para madali naman tayong kwan eh, pagka mayroon na tayong acquired knowledge, skills, no? So, ito po yung nanggaling po ito sa Central Luzon State University, kasi katuwang po namin ang CLSU sa project, at nandyan po yung mga different breeds and selection. Ngayon, bakit hindi lumalaki yung mga kambing po natin, no? Bakit, going back, pakidoon sa una, tingnan nyo, malaki yung mga kambing sa Central Luzon State University. Sabi nyo siguro, kasi universidad yan eh, no? Bakit sa mga backyard hindi ba pwedeng gawin? Pwede rin natin gawin. Pero tignan natin, ano ba yung mga problema, bakit yung kambing po natin hindi lumalaki ng ganyan? The next slide, please. Yan po yung nakita natin na problema. Una is no back to do ratio. Alam po natin na dapat 1:20, no? Pag dalawampung kambing na inahin, isang lalaki ang kailangan. Wala rin tayong breeding program. No breeding program. Basta, di ba usually noon, nung kabataan ko pa rin eh, pag may kambing tayo, pag gising ng umaga, iwawayway natin, bahala na yung kambing pag bumalik sa gabi. Bahala na siya kasi kambing is taken for granted na inisip natin na hindi siya magandang enterprise development. Hindi siya pang negosyo. Okay, so, pag walang breeding program, sir, doon pa rin. Pag wala pong breeding program, tendency nakakaroon ng inbreeding. Yan ang purpose bakit lumiliit yung mga kambing. Pag sinabi natin inbreeding, yung nanay niya, yung makakapatid, nag-maymate sila, nakakaroon sila ng mga inbreeding na lumiliit po yung kwan po nila, size nila, nakakaroon ng mga abnormalities pag makakaroon ng inbreeding. Premature breeding. Bakit premature breeding? Ang age of sexual maturity po ng kambing po, lalo yung mga native at 4 months po, pwede na po yung mabuntisan at earliest 5 months. Pero hindi po, dinidiscourage natin yan based on our research, dapat 8 months to 1 year dapat bago siya buntisan. Pero pagka open breeding naman, mamaya makikita natin yung kambing natin, bakit kaya lumalaki na yung tiyan nito, yun pala, dapat hindi pa mabuntisan, parang 15 years old lang o 14 years old, tabuntis na. Yun ang tinatawag po nating premature breeding na hindi po maganda, no? And then, wala rin po tayong nutrition program kasi taken for granted. Okay lang kung ano yung makakain nila. Makain nila yung mga halaman dyan sa labas. Pagdating, wala rin.
So, yun po yung mga isang kwan. Next is no timing. So, tendency, anong mangyayari? Size, weight, and age. Hindi rin po siya maganda yung size nila, weight nila. Ito yung mga problema sa traditional breeding. And then, walang herd segregation. So, pinag-aralan po natin ito, katuwang yung mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, iba-ibang universidad, na kailangan pala magkakaroon pa tayo ng science behind. Ano yung science behind in goat raising? Dapat mayroon po tayong siyensya, kaalaman ng konti, para naman ma-reduce natin ang mortality. Would you imagine, nung nag-start po kami ng project 2000, based sa baseline information po namin, sa 10 inalagaan ng kambing ng isang magkakambing na farmer, kaya hindi siya umaasenso, sa 10, 5 po yung namamatay. 40 to 50% ang mortality. So, nag-target po ang goat industry na pwede nating pa ipakonti ng 10 to 20%. Ano yung mga dapat po nating gawin? So, ito na po yung mga updates. Ito yung technology. Next slide, please, sir. Ito, nakita nyo paano natin palakiin yung kambing po natin. In size, ang native pig po na, ang native goat po natin, matured, weight po niya, is only 12 kilos. Native po yun, ha? 10 to 12 kilos. Pero mo, isang taon, mag-aalaga ka ng kambing, 12 kilos. No? Ano yung makukuha natin karne doon? Tapos, ang meat na makukuha lang natin doon, almost 60 or 50%. So, hindi gaganahan yung mag-aalaga. So, na-introduce po natin yung upgrading, genetic improvement of farmer's goats through crosses with Anglo-Nubian and Boer. Hindi ko po yung mga mag-i-start po ng magkakambingan po, huwag po kayong mag-i-start po ng magagandang lahi kaagad. Kasi mahal po yun eh. Meron yung 20,000, 30,000, may 40,000 pa. Kung hindi po tayo sanay at namatayan po tayo, wala na, no? So, mas maganda kung mag-start po tayo sa upgraded goats. Yung tinatawag po nating upgraded goats, yung may lahi na po na 50% na native at 50% na Anglo-Nubian o 50% na Boer. Yun po yung tinatawag nating upgraded goats. Hindi po tayo mag-start sa native, kundi may lahi na po. Pag pure breed po ang i-start po natin at hindi pa tayo sanay, tendency, malulugi po tayo kasi wala pa tayong kaalaman na masyado para i-start yun. At mas masilan alagaan ang mga pure breeds compared sa mga upgraded goats. So yun po. Anong kagandahan pagka na-infuse natin yung goats, native goat natin? Isa pa, base sa research po namin, ayaw po namin talagang alisin ang native. No? Kasi ang native na bloodlines, nandun pa rin yung ang kanyang characteristics na adapted na po dito sa Pilipinas sa condition natin. Kaya huwag nating alisin yon. Saka pa, ang isang native na kambing na may bloodline, fecundity, yung mas marami siyang ibinibigay na anak. Nakikita na po namin yan, dalawa, tatlo yung inaanak nila. Pero yung mga purebred kuminsan, isa lang ang anak po nila. So ito po yung kagandahan na in-improve natin yung lahi, pero yung native bloodline, i-retain po natin. Kabigat yung big breeds po? Okay, ganito. Usually, yung tinatabi kong upgrades po, yung native na kambing po natin, i-cross po natin sa Anglo-Nubian na barako. Or kaya'y Boer na barako. Kaya lang po, hindi po tayo mag-breed nung kambing na hindi pa nanganak, hindi pa pwede yung native na virgin na gagamitan natin ng malaking lahi. Kasi kung gagamitan natin yan, dapat dalawang beses na pong nanganak yung native bago siya natin gamitan ng medyo malaking lahi. Kasi pag ganon, ang tendency po, magkakaroon po siya ng dystocia. Hindi po lalabas yung anak niya kasi malaki. Pero kung nanganak na siya, may experience na po siya, hindi na po siya virgin, tendency, mas madali pong manganak. Opo. Ano po ang
Okay. Yung native po is 12 kilos, pero based sa research po natin, alam niyo po ba yung mga upgrades po namin, at 3 months old, umaabot na po sila ng 12 kilos. Upgraded po yun. At 8 months old, ang target po namin is 25 kilos. At naabot na rin natin yon. Pero ito po yung may kaakibat pa rin na component technologies, hindi lang po upgrading. Isang factor lang po itong breeding, upgrading po, na isang technology para lumaki po yung kambing. Ah, makikita po yung benefits, production of better kids, better ADG, no? Average daily gain, the native stocks. And then shorter time to attain sexual maturity at market weight at higher market values. Bakit higher market values? Siyempre, kung yung kambing mo bumibigat na po ng 12 kilos sa 3 months or 4 months, pwede mo na siyang ibenta. Kumbaga, yung mga farmers na cooperators po namin na shorten yung paghihintay nila ng pagbebenta ng kambing for 6 months. Pero mo, for 1 year, 12 kilos, 10 kilos. Pero ngayon, for 3 to 4 months, 12 kilos na. Pwede na silang magbenta ng 4,000. Noon, yung native na kambing po nila, 1,500 or 1,000. Pero ngayon, nakapagbebenta na sila ng 4,000. So, ito po yung mga nakita po namin sa research namin na mas maganda kung may infusion po tayo ng magandang lahi ng kambing. Ito yung bloodline. Infusion ng good bloodline. Next slide, please. Pwede pong yung question eh, later. Pwede po para ma... Okay. May I please request everybody, when mamaya na po yung Q&A. So let's allow our resource speaker to finish her presentation. After her presentation, we will give you all the time to ask her. Okay lang po ba? Para lang po ma-disrupt. In the meantime, please, if you have lingering question or clarification, please write it down. We will provide ample time for the question and answer. I hope you understand. Thank you po. Maraming salamat. Thank you, Sir Pat. Kasi para matahi-tahi po natin yung technology po, ito yung tinatawag ko pong breeds na Anglo-Nubian na may kamaharan po ito. Umaabot po ng 40,000, 30,000, 25,000. Depende kung full blood, pure breed, ano po. Ganyan po, kalaki po yon, umaabot po yun ng mga 50 kilos, 40 to 50 kilos, no? So kung yan po yung gagamitin po natin sa native na kambing po natin, tendency pag manganganak po, hindi po siya lalabas kagad. Kaya nga, inuunti namin kung pwede sana 75-25 lang yung lalaki muna. Gradually po yung upgrading po natin habang lumalaki yung mga stocks po natin. So yan po yung Anglo-Nubian na sinasabi ko. Gusto kong i-emphasize na bakit sa research namin mas magandang gamitin ang Anglo-Nubian munang barako kaysa Boer. Base sa research po namin, ang native na kambing po natin, hindi siya makapagbibigay ng maraming gatas para lumaki yung anak niya. Pero pag i-breed po natin yan sa Anglo-Nubian, ang Anglo-Nubian is dual purpose type, nagbibigay po ng gatas, nagbibigay po ng karne. So tendency, pag ginamit po natin yan, yung F1, yung first filial offspring po niya, makikita nyo, lalaki na po yung timbang niya, tataas na yung ilong niya, maglalilay na yung tainga niya, makikita nyo yung upgrades later, no? So next slide, please. Ito po yung Boer, ang gandang tignan. So far, ang daming talagang na-amaze dito sa Boer na ito. May Boer po na umaabot po ng 80 kilos. Ito yung mga imported po sa ibang bansa, sa Amerika, sa Australia, no? Although marami na po tayong island born. Ito yung Boer po. Ito yung pure breed na Boer. Makikita nyo po brown dyan, no? Ang Boer po is nanggaling po sa Africa, kaya pwede po siya sa klima po natin kasi mainit po sa atin. Kaya po yan. Kaya lang, ang Boer po is a meat type. Meat type po ito. Meat type po. Pangkarni po talaga, hindi po siya panggatas. Next slide, please. Ito yung sa anen. Sino yung mga taga Ilocos dito, mga Ilocano? Sa anen, ito yung Ilocano goat. Joke lang po, sa anen talaga po ang pangalan niya, no? Pero sa anen, ano? Sa Ilocano yan, sa anen. Ito ay isang dairy type. Ito yung magandang, kung gusto nyo, na negosyo is mamaya, mayroon po tayong magsishare po dito mamaya, tatawagin po natin.
si Sir Hilbert Pimentel, no? Very, very ano siya eh. Very type goes yung inalaga niya. Yan po yung saan na nagbibigay po ng kwan. Marakinga. Ito yung token bird din. Makikita nyo naman ang kwan niya, pero hindi masyadong marami ito na breeds sa Pilipinas, no? Sa Switzerland po yan, sa mga malalamig na areas. Pero may mga ibang commercial raisers din na nag-aalaga ng token bird. Okay. Next po, ito yung native po natin. Medyo maliit, stocky. Stardy sila, no? Yun po. Pagka matured eggs, mga dalawang taon na o tatlong taon, yun na po yung bigat niya, no? Pero ang kahirapan nito, hindi siya nagbibigay ng maraming gatas sa kanyang anak. Anong nangyayari sa anak niya? Nagiging bansot, no? Kasi kukunti lang yung naibibigay niyang gatas para madaling lumaki sana yung anak niya. Pero as I've said, pwede po tayong mag-start sa native goats and then gradually, pwede nating improve, mag-introduce lang, improve na barako. Next. Ito na yung mga tinatawag kong upgrades. Upgrades na ginamitan po ng barako na Anglo-Nubian, barako na Boer, at yan po, makikita niyo po yung tainga nila, yung ilong nila, nag-improve na po sila. So, through upgrading po, through genetic upgrading, nakikita po natin, di ba? Makikita nyo naman pag Pilipina na babae at ang asawa niya Amerikano, di ba? Ang ganda-ganda ng mga anak nila. Yun ang tinatawag po nilang crossbreeding, no? Or upgrading. Yan po yung mga kwan. So, hindi po lahat po ng mga kambing na alagaan po natin is kailangan natin i-kept. So, kailangan po natin, mayroon po tayong knowledge on selection and culling. Yung hindi ho maganda, kung gusto nating i-purify yung kambing natin, yung hindi maganda, pwede nating ibenta as karne. Ito yung tinatawag nating, hindi pa naman tayo malulugi. Alam nyo ba ang karne sa San Fernando loon yun ng kambing? Pupunta po kayo sa tindahan for 50 pesos per kilo yung karne ng kambing. Mas mahal pa po sa baka. Sa kwan po yun ha, sa San Fernando La Union, taga doon ako nag-office eh, 450 pesos per kilo ang karne ng kambing. So, hindi pa rin po tayo lugi. So, paano tayo mag-select? Kanina yung sa breeds, malinaw po na hindi ko sinasabi na hindi magandang native. Maganda po yung native, gradually improve natin. Infuse po natin with good breeds like Anglo-Nubian and Boer, no? Pagpipili po tayo ng barako, kailangan healthy with no deformities. Importante po yon, straight and strong legs, and then active with high libido. Alam nyo ba na may mga bakladeng mga kambing? Totoo po yon, hindi lang sa tao, no? Sa years of my service na, bakit ito ayaw mag-breed? Makikita mo may femininity type din siya na kailangan mo siyang ikal kasi hindi po siya active. And then, normal ang testicles. Importante po yun. Pagpipili po kayo ng barako, dapat pareho or pantay yung kanyang testicles, hindi yung malaki o maliit yung isa. And then with good pedigree, clean, shiny, healthy coat, tapos 6 to 8 month olds, not more than 25 kilos. Ito po yung dapat nating piliin na barako. Pag sa babae naman, ganun din po. Pero normal genitals, pero emphasize ko po, with good mothering ability at with normal teats. Importante din po yun na tignan natin. Sa isang palahiang nanay, kailangan nating tignan po yun, no? With good pedigree, 6 to 8 months of age, and at less than 20 kilos. Ito yung sinasabi kong strong legs. Nandyan po yung normal testicles. Prolific. And then tignan yung shiny hair coat and good body conformation. Yan po yung mga kailangan natin tignan. Kahit native ang pipiliin natin, ganun characteristics pa rin dapat ang tignan po natin. Next. Ngayon, sabi niyo magkakaling po tayo, pero yung kaling naman pwede pa naman nating ibenta, pwede pa namin nating gawing karne. No? Hindi na po masasayang po yon. So, overshot, undershot jaws, crypto creed. Pero pwede kong ipakita na dyan para mas madali po, sir. Pwedeng
Yan po yung tinatawag po nating overshot, undershot. Tingnan nyo yung nguso niya. Hindi po siya pantay. Hindi siya pwedeng piliin na kanyan kailangan ikal na po natin. Yung extra teats po na marami pong teats, hindi rin po pwede. Alisin din po natin yan. And then may mga twisted folder, yung ears nila, and then split testicles. Kanina nakita nyo yung magandang testicles po, no? Pero yung split testicles po, hindi po, po pwede natin gawing barako. Yan po. And then, sa pa, yung pangalawa, yung abnormal growth of horn. May mga horn po na ganyan po siya, and then kuan, dapat alisin natin yon. Kung titignan po natin, ito yung mga characteristics na kung lumabas ito, alisin na natin para pag malahian yan, darami, ganyan din yung mga kwan po natin, mga klase ng kambing po natin. Next. Ano yung sistema ng pagpapalahe? Na-mention na po yung selection, yung breeds. Ano po yung sistema ng pagpapalahe po? Okay, inbreeding. So, ito yung hindi po, system of mating to individuals whose relationship is closer. Hindi po pwedeng mag-breed po yung magkapatid, mag-ina, mag-ama, magpinsan. Ito yung tinatawag po nating inbreeding. So, iwasan po natin ito. No? Next slide, please. Ito yung dapat outbreeding. Systems where unrelated breeds are mated to produce an offspring to the next generation. Kunwari, may kumpari po kayo. Barangay A, mayroon siyang barako. Ginamit niya ng 2 years niyan. Pwede pa rin yan eh. Hindi pa rin siya pwede ikal kasi maganda pa rin ang production performance niya. Pero hindi niya pwedeng gamitin kasi yung mga anak niya na ang imimate niya. Anong gagawin natin? Hahanap tayo sa isang kumpari natin. Pwede kayong magpalit. Magpalit na lang tayo ng barako. Kaysa bibili kayo, magpalit na lang kayo ng barako. Pwede ba tayong magpalit ng barako? Pareho naman itong barako natin na maganda ang pedigree record. So ngayon, nakakaminos po tayo. Yun po yung ginagawa po namin sa project po namin sa Department of Agriculture. Kung 6 na munisipyo ang binibigyan po namin ng barako, nag-e-exchange, may bank exchange program po kami. Ibinibigay namin sa ibang munisipyo, exchange po, para hindi sila makakaroon ng inbreeding. Kasi bahala ang investment, ang barako, biro nyo 20,000-25,000. E kung bibili siya uli, hindi muna siya kikita. So, yun po yung isang kwan natin. So, ano yung alternatives to traditional breeding management? Ito yung mga rason na nakita po namin kung bakit marami pong namamatay. Kaya pinag-aralan po natin, kailangan din pala, hindi lang tao ang may birth program o breeding program, no? Kaya pinag-uusapan kailan tayo makakaroon ng anak uli. Pero dapat isiisip natin na ang kambing din, kailangan may programa natin siya kung kailan siya manganganak para ma-reduce po natin ng mortality. For example, dapat magpapalahi po tayo ng Abril at Mayo. Bakit Abril at Mayo? Para manganganak po sila ng September, October, iwas po sa rainy season. Pag umiwas po tayo sa rainy season, marireduce po natin ang mortality. Kasi doon po maraming, ang number one na sakit po ng kambing, mamemention po natin mamaya is parasitism and pneumonia. So maiwasan po natin yan. Ngayon, pwede na natin ihiwalay sa Disyembre. Diba? Sa Disyembre, pwede na. And then, i-breed po natin ng January, manganganak ng May and June na hindi pa siya tag-ulan. Iwiwin po natin ang August, September po. And so on. So, ito po yung na-develop po ng mga iba-ibang grupo namin. Yung pag-aral po ng Central Luzon State University, katuwang po natin yan. Ito po yung breeding calendar po na i-share din namin po sa inyo, no? Yan po. Pero ano yung best time to breed? Kaya alam na natin kung kailan tayo dapat magpalahe. Kailan ba tayo pwedeng magpalahe? Day 1 ba? O day 2? O day 3? Alam nyo ba, pag day 1 po, nag-uumpisa lang pong maglande yung kambing po natin. Ang best time na dapat ipabreed po natin yung kambing natin is day 2. Ito yung best
ovulation. Ito yung pag day one kasi, nandyan na yung mga signs na nakikita natin na naghahanap na yung babae ng kanyang kamate na lalaki. Pero hindi pa mahuhulog yung kanyang itlog. Parang kunwari, in a parlance na si Romeo and Juliet. Kumbaga, nauna si Romeo, wala pa si Juliet, wala pa yung eggs on the day one. Pero yung day two, magkatugmayan. Tamang-tama, dumating si Romeo, dumating si Juliet, magkakaroon po tayo ng ovulation. Ito yung magkakaroon tayo ng fertilization. Pero day two sa day three, masyadong late na. Anong mangyayari pag day three, hindi natin nakita? Ang mangyayari po yan, maghihintay na naman tayo ng tatlong linggo bago na naman maglandi yung kambing po natin. Isipin nyo yung time frame na maghihintay po tayo ng tatlong linggo. Isayang yun. Kaya ngayon, pag tayo ay nagkakambing po, ano yung pinaka-importante? Yung presence po natin. Hindi, wala pong kwan po yun. Yung presence po natin, yung passion po natin. There's a saying that your eyes fattened your animals. Hindi man tinignan mo yung hayop, tataba na, hindi po. Kasi pag nakikita mo palagi yung hayop mo every day, alam mo kung ano yung pangangailangan niya at may bibigay mo kung ano yung kailangan niya, and that makes it a progressive project. Kasi nakikita mo eh. Hindi yung, ay, makikipagkuhan muna ako ngayon, may date ako ngayon, bahala ka muna dyan. No? O kaya may pupuntahan pa ako, manganak ako sa kasal. So dapat every day, dapat yung attention po natin, kung siseryosohin natin, makikita po dapat na ikuan natin. Next. Gusto ko lang i-share ang reproductive phenomena ng kambing. At ikumpara po natin sa karnero. Ang weaning age po, ang paghihiwalay po ng kambing po is 2 to 4 months, average of 3 months. Dapat yung kambing po, pagkapanganak, 2 buwan sumususo pa rin yan up to 3 months, no? Pero kung okay naman, 3 months pwede natin ihiwalay. Yung mga iba, inaabot ng 4 months, no? Pero ang karnero, mas matagal. 3 to 5 months bago mo siya ihiwalay. Ang age of puberty, ito yung tinatawag po nating paglalande. Na yung babae na kambing, pwede na siyang mabuntis. Age of puberty ang tawag. At ang sabi po dito, age of puberty, 4 months. Yung mga native po, mas mabilis, mas maaga ang kanilang paglalande. Kung hindi po natin nababantayan, 4 months, pwede na silang mabuntis. Let's slow. And then magkakaroon ng, it's like mucus discharge. Pagka inhit yung kambing, clear mucus discharge, clear po siya. Pero pag manganganak na yung kambing, opaque, o yung, when po siya, medyo dilaw ang kulay. Yun, malapit na manganak yung kambing. At kailangan po siya, restless po siya, pero ayaw niya niyang i-assist. Pabayaan niyo lang siya. Kasi the more na i-disturb niyo siya, hindi po siya mapapakali. Restless po siya, hindi siya manganganak kaagad. Next slide, please. Yan po yung magbibigay po tayo ng dry stall. Ito yung na-mention ko, leave undisturbed. No? Kung may mga anak po tayo, tapos ginaganon, ayaw po ng kambing po. And the afterbirth is usually expelled in 30 minutes to 4 hours after the kids are born. Alam niyo, ito yung afterbirth, ito yung placenta, ito yung lumalabas. 30 minutes or 4 hours. Na yan, paano kung hindi lumabas yun 4 hours na? So there's something wrong. So kailangan tumawag na po tayo ng veterinarian para ipalabas po yon. Kailang after kidding, offer the dough with clean drinking water to replace lost body fluid. Pagkatapos, magbibigay po tayo ng mga masasarap na forages and concentrates po. As much as possible, kagaya ni Dr. Emilio Cruz, magaling si Dr. Emilio Cruz, professor ko yun, no? Siya yung father of goat industry in the Philippines. Retired na po siya. Naging professor ko yan. Sabi po niya, sa totoo lang, talagang hindi kailangan bigyan ng concentrate yung mga kambing. Pero kung kulang yung ipinapakain nating grasses, hindi pa po masustansya, kailangan po tayo magkakaroon ng concentrate supplementation and mineral
supplementation. Okay? So, yan po yung gestation table for goats. Alam niyo po kung nanganak yung ng when to breed January, expected of month June. Maalam niyo na, madaling nang tandahan yan. Next. O, tingnan niyo yung care of lactating goats. O, yun ang mga magagandang other. Kung ganyan ang mga other, di ba? Yun ang talagang pang ano, para magbigay ng maraming gatas sa mga kids nila at yun ang mga gagatasin. At nandiyan na yung mga kwan. Ano yung kagandahan, bakit kailangan makapagsak ng colostrum? Itong colostrum, ito yung first milk. Kailangan natin ipasak yon sa mga bagong panganak na kambing kasi ito ay may mataas na antibiotic. Immunoglobulins para hindi po sakitin yung anak ng kambing po natin. Katulad din sa tao. Kaya breastfeeding is best than yung binibigay nating bottle feed. Yun po yung kailangan din. Ganun din po sa kambing. Ipasak po natin yung colostrum. Okay. Yun po yung kwan, no? Yan po. Next. Next slide, please. Well, kailangan po natin i-clip yung hairs and the other regularly to prevent contamination of the milk during milking. Ito yung mga gumagawa, nagbebenta po ng gatas. If you know Alaminos Goat Farm, ito yung pinakamalaking goat farm, yung Star Milk, nagbebenta sa mga kwan. Siya po yung malaki na nagbibigay ng gatas, no? Kaya Olpinto Farm naman, ginagawa niyang goat's milk soap. Ine-export niya sa US yung sabon. Okay. Ito yon. Kung naggagatas po tayo, kailangan separate po yung barako. Kasi yung milk, yung barako po, pag naggagatas po tayo nandiyan lang, na-absorb, yung amoy po ng barako, na-absorb po doon sa milk. So, hindi magandang lasa ng gatas, lalo kung ibinebenta po natin yan. No? So, to get the best milk results, the following are important. Quickness, quietness, gentleness. Ito yung kwan. Kung matututuhan po natin ito, sa Department of Agriculture po kasi, bago ka may magbigay po ng project, ini-enroll po namin po sila sa Farmers Livestock School for 27 weeks. Yung mga farmers po, nag-a-attend ng 3 to 4 hours once a week. For 27 weeks po yun. Yun ang experiential learning. Ito yung kwan nila. Pag hindi sila nag-attend, hindi sa kami na magbibigay ng project. Ngayon, napalitan na yung Farmers Livestock School through Integrated Goat Management. Ngayon po, gumawa po ang PCART ng FLS Enterprise Goat Enterprise Management. Dalawang curriculum. Yung una, FLS through Integrated Goat Management. Ngayon, Enterprise Management po. May kakaibat na negosyo na yung tinuturo po dito. Ang nag-develop na curriculum po ito, it's the PCART, ito yung brainchild po ng PCART, na ina-adapt po namin sa Department of Agriculture at sa ibang mga ahensya po, and even the Agricultural Training Institute. Okay po. Yan po yon. Next. Next. Yan po yung mga newborn kids. Diba? Upgraded na po yung kids natin. Di ba? Ating na yung tainga nila. Next. So, na-mention ko na they should receive the first colostrum kasi meron siyang antiseptic and hindi ko na-mention ito, removes the meconium or fecal matter from the kid. Laxative, may laxative effect kasi yung colostrum. Pag nasak po yon, maalis po yung meconium. Ito yung fecal matter. Paano kung namatay ngayon yung inahin at hindi siya nakapagsak ng colostrum? So kung may kasabay na inahin na nanganak din, doon yung siya ipasak para makasak ng colostrum. Pero pag wala, pwede po tayong magbigay ng mineral oil para ma-expel po yung meconium. Mineral oil. No? So, yun po. After several hours, lead the kid to the door and direct the kid's mouth towards the teats. So, yun. Pagkapanganak ng kambing, huwag nating kunin kagad. Diyan lang muna siya. Pero later on, pwede natin i-assist yung anak para makapagsak po ng colostrum. Next slide, please.
Yan po yung isang nakita po namin. For all the years, bakit namamatay yung mga anak? Kasi pinababayan lang natin silang malamigan. Kailangan pala, sa research, ina-advise po namin na nandyan po siya, mayroon siyang brooder box. Lalabas lang siya, nandyan yung jute sack o used clothing para mainit po siya, lalo kung taglamig. Lalabas lang siya para didede. Kasi kung nandun lang siya, hindi pa siya develop yung hairs niya, tendency, yun po yung namamatay siya, nakakaroon siya ng kwan, mga complication, nakakasakit yung bagong panganak. So if doe died while kidding, the kid should be given a liberal dose of any vegetable oil or a little milk with white or fresh egg for their bowels to function normally. Pwede rin milk with eggs, ibibigay po natin doon sa kid para lumabas. Kasi magkakaroon ng lason po yun. Yun. Yun po yung kwan. Okay. Wala naman ito sa aklat. No? Kung sakaling wala po tayong micronutrients, and then on the third day, nakita natin na pale po yung bagong panganak na kambing po natin. Siyempre, alam nyo ba ang isang bagong panganak na kambing, ang presyo po niya is already 1,000. Kung dalawa yung anak ng kambing nyo, 2,000 na yan. Kasi isang buwan, 1,000 eh. Pag 5 months, 5,000 ang benta ng mga farmers po namin. Ganun po kamahal. So, kailangan alagaan natin para hindi mamatay. Okay. So, kailangan po natin, bigyan po tayo natin ng TLC. Ano yung TLC? Tender loving care. Importante yun. Porque kambing sila, ganyan lang po, hindi po. Kailangan po natin ibigay yung tender loving care po na kunwari, parang anak din natin sila. Kasi pera na yan eh. Nakita na natin, oh, may pera na ako. After 4 months, pwede na ako magbenta. May pang-tuition fees na yung anak ko. So, kailangan yung close up, up close na makikita po natin. Yon. Next. Yon. Ayaw din yan yung wet bedding, ano? So, parang sa tao na baby, pinapalitan ng pampers, pero yung beddings natin, pwedeng rice straw. Pwedeng rice straw, pwedeng jute straw. Newspaper po, pwede rin po. Pero kung may mga used clothing kayo po, pwede rin po yon. Pwede nating labhan, ano? Okay. Next slide, please. Kasi nandiyan ang pera pag nanganak na eh. No? So, magbibigay po tayo ng creep feeds na mention ko po kanina. Ano yung creep feeds? Pwede pa po tayong magkabili, pwede rin po tayong gumawa. May yung ration na binigay ko sa inyo kanina, pwede rin tayong magbigay ng konting creep feeds. Okay. Kung pwede rin, pwede tayong magbigay ng lugaw. Okay. Ano yung praktika na tinuturo namin ng farmers para walang gastos na marami? Would you believe na sabi ko, pag wala kayong pangbili po ng iron dectran, kumuha po kayo ng maraming malunggay leaves. I-pound po ninyo yon, and then kunin nyo yung juice niya. Yun po ang isi-rinse ninyo sa mga kambing na bagong panganak kasi mataas po ang iron content nun. Pag wala naman at medyo gusto natin mabilisan, bumili po kayo ng tiki-tiki. Yung tiki-tiki na binibigay sa tao, kasi kung hindi tayo marunong na mag-injection, mapipilay yung kambing po natin. Kasi intramuscular yon. Pero yung tiki-tiki, lalagay mo lang yan, may dropper, di ba? Maglalagay kayo ng 2 drops, and then after 15 days po pwede, maglalagay ulit kayo ng kwan. Tinuturo lang namin yung practical kung hindi makapag-injection yung kwan. Pero kung may available na po tayong pelleted micronutrients, pwede po tayong magbigay ng 1 to 2 or 3 pelleted na micronutrients kasi mataas po ang iron, no? So, practical lang po yon. Next. Yan na po yung mga kambing. Care of the winner grower, oh. Ang ganda na, lumaki na yung mga kambing na bagong panganak. Ano, paano natin alagaan yan? Next slide, please. Yan. Pwede nyo nang i-separate yung lalaki at babae. Kasi, alam nyo kung makakasama yung mga growers na babae at lalaki, makakaroon ng premature breeding. Hindi natin malalaman yan. Kasi 4 months, pwede na yung kwan, makastahan yung babae. So, i-separate na po natin. And then, allocate separate paddock for weanlings or growers. Dapat, magkakaroon tayo ng paddocks. And one way, no,
to reduce parasitism. Na-mention ko po kanina is dapat elevated housing, no? Complete confinement or zero grazing. Yung na-mention ko, hindi ko na-mention dito, is yung RRJ, rapid rotational grazing. Ano yung rapid rotational grazing po? Kung ito yung area po ninyo, square area na 5,000 or 1,000 square meters, hatiin nyo into four. Dapat on 2.5 days, on the third day, dito siya ipapastol. On the second day, doon sa second paddock, on the third day doon, rotational grazing ang tawag po natin doon. Or rapid rotational grazing. Bakit rapid? Kasi dapat every 3 days or 3.5 days. Ano ang science behind? Kasi pag tumae yung mga kambing doon, on the third day, yung eggs po na nandoon sa tae, maghahatch na po yun. So kahit pinurgan nyo po yung kambing, may i-ingest na rin yan. Kaya dapat, on the third day, on the fourth day, ilipat nyo na sila. So mayroon po kayong rapid rotational grazing. Ngayon, kung hindi natin ma-practice yan, ano ang pinaka-practical? Zero grazing. Yung zero grazing na sinasabi ko, nandun lang yung kambing sa bahay, kayo po yung nagdadalo ng pagkain. Siyempre, tumatay sila, nililinisan niyo yung kainan nila, nandun na po na naiiwan yung tae nila sa baba. Then, may ipon nyo pang gawing organic fertilizer, hindi po nakakalat. Okay. Ngayon, pag hindi kayo makaiwas, kasi maluwa lang naman yung area ninyo, kailangan ko ilabas yung mga kambing. Pag nagpurga po tayo ng kambing, huwag po kayong magpurga ngayon. Kailangan umaga nung hindi pa pinakain, nung wala pa silang kinain. Para medyo hindi pa masyadong pan makuha yung mga parasites sa loob, no? Tapos, doon muna sila hanggang 3 araw sa kulungan. Kasi para lalabas lahat yung bulate, malalaglag doon sa kulungan nila. Eh, pag nagpurga kayo ngayon, tapos minaiwan nyo bukas, eh doon ikakalat din nila yung mga parasites. Yun po yung isang technique, no? Yung mga iba, kasi mami, nagbibigay ako ng ligombre, ayaw kainin eh. Eh, maganda yung kwan. Maganda itong ligombre na ito, pampaalis ng mga kwan. Anong gagawin namin? Huwag kayo magbibigay ng ibang pagkain. Gutomin nyo yung kambing ninyo. Pag yan lang ipapakain ninyo, kakain din yung kambing. Kunwari, yung kambing na inuubo, ayaw niya yung lagundi. Pinakamaganda ang lagundi, ah, saka oregano, pag inuubo yung kambing. Ikuha nyo yung oregano, yun ang pangkuhan, yung lagundi rin, pinakamaganda. Ay sabi ng isang farmer, ayaw niyang kainin kasi yung amoy niya eh. Hindi, isabit ninyo yan. Huwag nyo siyang bigyan ng pagkain. Pag gutom na siya, kakainin din niya yan. And then, after 1 week, binalikan ko, tama po kayo, ma'am. Naalis na yung ubo ng kambing ko. And dami ko nang ginamit na mga antibiotics. Lagundi lang pala ang gamot. So, yung mga gamot, nasa paligid lang yan. Ang hindi rin na-mention ni Ma'am Lisa kanina, ano yung pinakamagandang pampurga ng tao at kambing? Alam nyo ba? Ang pinakamagandang pampurga ng tao at kambing is pineapple. Ang pinya po, yung pinya po na balat, and then yung pinya na leaves. Diba yung leaves, yung crown, inalis natin, i-dry nyo po yun, pinakamaganda na pampurga, pati yung balat po. Kaya nga, masasarap yung mga cattle sa Maguindanao eh. Pinapakain ng pineapple, rejects. Sa tao naman, pagkakain po tayo para mapurga tayo, yung enzymes, yung nasa gitnang kwan, matigas, yun po yung kakainin natin, nandun yung mga pure enzymes. Kasi kuminsan, kumakain tayo ng pineapple, inaalis natin yung matigas, tinatapon natin. Yun pala ang kakainin natin dapat. Nandun po. At kung sobra naman, di pwede nyo ipakain sa kambing ninyo, magandang pampurga po yun. And then siguro, next time na mag-re-research, mag-present ako ng research, nakakunok po kami ng ipapa-IPR ko na natural dewormer po. Pero ngayon, premature pa kasi ina-analyze pa namin. Magandang pang-deworm po yun, katulad ng valbacin. Ang valbacin po, hindi na po talaga ginagamit sa ibang bansa. Kasi po, sinisira niya ang soil microflora. Kaya yung isang taga-UK na nakausap ko, nakita ko yung kambingan niya doon sa Ilocosur, lahat pong pinapakain niya, mga ligombre lang. Yun ang natural dewormer po niya. Okay. So, yan po. Next. Slide.
Yeah, importante yung record keeping natin ng health condition of the animals. Culling, na-mention ko na po yan. And then next slide, please. Husbandry practices, i-browse natin po yan. Alam nyo po, itong lecture nyo po, pinag-aralan ko ng dalawang semestro. Ngayon, ang gagaling ninyo, ilang oras lang, kaya kung pwede sana, di ba? Ang tinuturoan namin mga farmers, 27 weeks, nag-meet po kami every Friday, 9 to 12. Yun ang lecture namin. For 27 weeks yan. Pag hindi, pag may absent sila, wala silang certificate, hindi kami magbibigay ng barako. And then dapat mayroon din silang housing. Pero ngayon, alam naman na magagaling po kayong lahat. Kaya itong pag-aaral po natin is a cross course. Pero don't you worry, ibibigay ko po yung number ko, pati yung email ad ko. Pwede kayong magtanong kung may mga hindi po natin nasagot dito. Yung mga iba na hindi ko makakaya, yung mga expert pa na mga kasama ko sa iba-ibang university, pwede ko po kayong i-refer po doon. No? Kasi ang knowledge po, hindi lang iisa po ang pinagbigyan ng Diyos. Yung knowledge and wisdom, binigay po sa ating lahat, yun nga lang kailangan natin i-share. Okay? Ito yung hoof trimming. Kailangan din natin i-manicure, i-pedicure yung mga kambing po natin. Sa tao, manicure, pedicure, pero i-hoof trim po natin para ma-prevent po yung foot rot that results from manure getting inside the untrimmed hoof. Yun ang purpose. Next. Yan po, ang gagamitin po natin. Tinuturo po natin ito actual pagka nag-a-attend po ng FLS. Next. Yan po yung hoof trimming. Yan. Gumagamit po tayo ng kwan para hindi po siya kwan. Hahaba. Next. Yan po. Na napapractice po natin yan. No? Next slide, please. Hoof trimming pa rin. This budding. Kung ayaw po natin magkaroon ng mga horns, yung kambing po natin, kasi mahirap alagaan, o maraming horns, nag-aaway sila, masusugat, pwede nating i-disbud. Kaya lang, painful to remove, ano, pagka mature goats na. Kaya, remove the horn buds when the kid is about 4 to 5 weeks old. Pag isang buwan, lalagay po na ang kwan. And then use hot iron cautery. Next slide, please. Ito siya. Itong mga ito, pinapractice po ng mga farmers po namin. Nagdadala po sila ng kambing po nila. Tinuturoan po namin sila aktwal. Next. Yan. Yan yung red hot the horner, no? Pero lalagyan po ng Vaseline kasi masyadong mainit, kawawa yung kambing. No, makakasugat. Next slide, please. Yan po yung disbudding po. Next. Yan po yung mga sinishare namin sa mga farmers namin. Actual po. It's learning by doing. Next slide po. Castration. Itong castration na ito, alam nyo, yung mga ibang bumibili, gusto nila yung hindi castrated. Kasi gusto nila yung balls. Mas mahal yung kambing na may balls. Kasi ginagawa nilang soup number 5. May manakaka-relate, tumatawa. Gusto ko yung kambing na hindi castrated, gusto ko yung may balls. Kasi gusto nila ginagawang soup number 5. Kaya yung mga iba, binibenta nila yung kambing nila na hindi na-castrated. Kasi sabi nila mas mahal. Pero kung tayo naman, mas madaling patabain naman yung mga kambing na castrated at hindi po unruly. Kasi kung hindi siya castrated, laging sampa ng sampa yan, no? So, yung mga iba, yan, best done when the kids are 2 to 4 weeks old, pag bata pa. Next slide, please, no? Kailangan sa umaga, no? Ang pagka-castrate, kung gusto niyo pong i-castrate. Next slide, please. Yan po yung castration. Ito naturo din namin sa mga farmers, pero usually, ang gumagawa po, ito, veterinarian. And then yung mga animal husbandrymen. Pero may mga skilled farmers, kaya nilang mag-castrate. May castration na ginagamit ang bordiso. Yung kinakras lang yung testicles. So, para hindi nalalaki, bordiso ang tawag doon. Next slide, please. Yan na yung weaning. Na-mention na rin po natin yan kanina.
Next slide, please. Okay, so kailangan tayo ano yung time na pwede tayong mag-win, iwalay. Kung yung mga kambing po natin is kumakain ng mga damo. Kung kumakain na silang ng damo, nagiging functional na yung rumen nila. Yung rumen po. Pero pag hindi pa sila kumakain ng damo, as much as possible, hindi pa po pwede. Kasi hindi pa sila kakain ng damo na sumususok pa yan. So, yun po yung kung kumakain na po silang solid foods, concentrate and roughages. Next slide, please. Yan. Bakit hindi pwede tayo mag-breed ng bata? Kasi mai-stunt po yung magiging bansot yung anak nila. Next slide, please. Yan po na yung winning. Next. Opo. Sa lahat po ng mga kwan, dapat record keeping. Ito yung mga nakakaligtaan po natin. Pero importante po ito. Kailan po yung mga permanent, temporary, magbibigay po ng tags, air taggings, para alam po natin. Yan po yung air tagging. Next. Yan po yung mga code. Pwede ilagay yung code ng pangalan ninyo. Next. Yan yung mga production records na kailangan nating i-record sa notebook po natin. Next. Reproduction record, kailan po date of keeping, date of service, pregnancy diagnosis. Okay. Health, and this is control records. Yung mga binibili po namin kambing sa mga commercial farms, pinapatest po namin ng kae. Kae test po yon. And then, brucellosis test, pati yung fecalysis. Kasi may mga time na nabibili namin kambing na nakatayo, akala namin okay lang, pero one time, matutumba na siya. Pag makikita namin, yun pala, wala na siyang liver. Kasi yung liver niya, kinain na ng liver fluke. So, marami siyang liver fluke. Kaya wala na siyang liver. Matutumba na siya, mamamatay. Kaya, itetest pa rin natin yan. Next. Na, kwan po, feed record din, yung mga pinapakain po natin. Pati yung cost. Next. Ito yung mga herd inventory record. Importante. Baka yung mga ibang kambing nyo pumupunta na sa kabilang nayon o sa kapitbahay ninyo. Hindi nyo na alam bilangin. So, dapat alam natin yung bilang ng kambing po natin. Yan po yung latest na inintroduce po na kwan, slatted floors na kwan po yan sa plastic. Medyo may kamahalan po yan, pero durable. Pero sa amin, pwede namang kwan, wood. Pwede namang bamboo. Hindi naman kailangan na ganyan, no? Next. Naulit lang yata yung selection and culling. Next po. Naulit na rin yata ito. Emphasize ko lang ito, kaya inulit namin para magkaroon. Kasi gusto kong i-share ito, in-emphasize ko lang po ito. Pero pwede na po nating ikwan po, sir. Yan. Ito yung disease prevention and management po. Treatment of lameness. Kami sa Department of Agriculture, gusto namin ipromote ang natural healing. Treatment for lameness, mixtures of turmeric and chili. Pag medyo naglilimness, pati sa tao din, di ba? Treatment for skin infection. Pag may mga garapata yung kambing po natin, ginilalagyan po namin ng ground madre de cacao and neem tree leaves. Ito yung ginagamit ni Olpendo. Pag pumunta kayo kay Olpendo's farm, kakaiba ang lasa ng gatas ng kambing niya. Grabe ang kwan, kasi wala siyang ginagamit na antibiotic, organic lahat, pati gamot niya. Ginagamit po niya is neem and madre de cacao. Kinachap niya yan, yun ang pinapaligo niya sa kambing niya. No. And then, treatment of diarrhea, bamboo charcoal. Administer approximately 3 tablespoons orally. Ano pa? Pag wala po tayong bamboo charcoal, pwede rin yung coconut charcoal. Yung coconut charcoal. Ano pa? Pwede pong Yakult. Yakult po. Pwede po yung Yakult. Pati yung mga nagtataing biik nga, pwede pong Yakult. Kung wala po, base sa mga, for 10 years of my experience sa mga farmers po,
Alam niyo ba ang ginagamot nila sa mga nagdating kambing? Kukuha sila po ng banana suckers, yung ganito kaliliit. I-twist nila yon. Yung juice nun, lalagyan ng konting asukal sa konting asin, yun ang ipapainom nila sa nagtataing kambing. Kinabukasan, dry na yung tain ng kambing po nila. O nagpapakain po ng dahon ng saging. O yung minsan ABC, na yung ABC, avocado, banana, then yung sika imito. No? Yun po. And treatment for respiratory disease, ground chili. Ito, alam nyo, ito yung ginagawa ni Olpindos Farm na yung kambing po niya is 50 to 60,000. Ayaw niyang i-share yan, pero sabi ko, share nyo naman yung sikreto nyo. Pero tignan nyo, oh, simple lang po. No? Yan yung mga dishes out of goat's milk. Alam ko ang gustong-gusto nyo, kaldereta at pinapaitan. Di ba? Sinampalukan. Yan po yun, no? Yan po yung mga fresh goat's milk na binibenta. Wala lang kaming picture doon sa soap ni Juan. Ito yung mga add-on enterprises. Next. O, yan na po yung Juan. Olpindos Farm. Yan si Juven Pisono. Yan po yung 60,000. Yung mga kambing po niya airlifted na gagaling sa US. No? So, yung mga bumibili, kung ayaw ninyo ng 60,000, take it or leave it, hindi niya, Kwan. Ganyan po siya talaga, Kwan. Ang may-ari kasi niyan, medtech. Parang passion na rin niya. Ito na yung caretaker niya na mas magaling pa sa akin kasi ang binabasa niyang aklat na pinapadala, ganito kakakapal nang gagaling pa ng States. Sabi ko, grabe, no? Kilala niyo naman si Jesse. Engineer po si Jeffrey Lim. Siya po yung commercial goat raisers po natin sa Hirona Tarlac. No? Alam ko, kilala po niyo po yan. Mabait po siya. Pwede kayong maglakbay-aral din po sa kanyang farm. Ayan po yung isang Juan. Ngayon, pag nagkakambing po kayo, pag lang kayong magkakambing, kailangan mag-alaga din po kayo ng halaman. Kasi, crop animal integration, anong kakainin po yung kambing po natin kung wala kayong tanim na halaman? Kaya importante sa Department of Agriculture, crop animal integration po. Nandyan po yung kambing po ninyo, o nandyan yung mga pato, nandyan yung mga hayop. Yun ang gusto ng Department of Agriculture para magkakaroon po tayo ng integrated zero waste management. Wala po tayong susunugin. Ang magsusunog po yung mga hayop, susunog sa tiyan nila. Next. Yun. Alam po natin, kaya mahirap yung mga farmers kasi sahod ulan lang. Marami po naghihirap ng mga farmers. Lalo sa amin, 0.3 hectares lang sinasaka ng farmers Ilocos. 0.2, 0.5 hectares. Sa mga ibang area, mayayaman. Tapos, 6 months, wala po kaming ulan. 6 months dry season. Diba? So, yun po. Next slide, please. Gusto ko lang i-share. Yun ang problema kung bakit mahalagang papel ang maunlad na pamumuhay kung mag-aalaga ng hayop at halaman. Next slide, please. Yan, tignan po ninyo, ilan po yung kikitain ng paghahalamanan? 84,000, paghahayupan, 160,000. Ito yung isang research na gusto naming i-share na mas maraming kikitain kung maghahalaman at maghahayupan tayo combined. Tingnan nyo po, anong mangyayari kung nagkaroon tayo ng drought? Wala tayong anihin. Kung nagkaroon tayo ng flood, wala po tayong anihin. Pero kung mayroon tayong alagang kambing na nasa taas, pwede po tayong magbenta ng 5,000, 4,000, makakabili na po tayo ng bigas. May pang tuition fees na yung anak natin. Di ho ba? Yun. Yun po yung isang pag-aaral na kasama po ang IRI, kasama ang UP. Nakita nila ang contribution po ng paghahayupan. Next slide, please. Ayan po yung inflow, cash flow, outflow. Ngayon, kung mayroon po tayong kwan, alagang hayop, hindi na po tayo kakagat ng 5-6. Yung mga farmers kasi, para makabili ng abono, uutang. Pero kung mayroon siyang alagang kambing, magbenta ng 4 na kambing, solved na yung problema niya sa abono. Hindi na siya uutang. Kaya karaniwan, yung mga magsasaka,
pagkatapos ng anihan, sila po ay magsaksako. Bakit po? Ang naiwan sa kanila, sako na. Kasi lahat ng mga inani nila, pinambayad nila. Bayad sa abono, bayad sa pesticides, bayad sa pinagkautangan nila. So ngayon, yung mga magsasaka, magsasako. Ano ang gusto ngayon ng Secretary Piñon at ang gobyerno po natin? Palakasin natin ang paghahayupan natin. Para yung paghahayupan, ito yung ATM po natin. Ito yung walking assets natin sa likod ng bahay. Mobile assets po. Next slide, please. Yan. Yan po yung isang return of investment. Next slide, please. Pag may kalamidad. Yan po yung isang family. Nandyan po yung kambing po natin. Nandyan po yung halaman po natin. Nandyan yung pamilya po natin. Anong ibig sabihin lang po niyan? Ang kambing po is a family enterprise development project. Hindi lang po kaya ng isa, pero turuan po natin. We have to agree in agriculture. Kasi po, gusto kong emphasize po na ang doktor kailangan siguro natin once a week or once a month kung may sakit po tayo. Ang abogado kailangan natin once in a lifetime or once in a time na may kaso po tayo. Pero ang mga farmers po, kailangan po natin sila, tayong mga farmers, 6 times a day. Kasi po, 6 times a day po tayong kumakain. Pag wala po sila, wala po tayo. Kaya papurihan po natin yung mga farmers po. Tayo po, kayo po, nagpapasalamat po kayo. Ako sa inyo, I am so inspired na despite na marami po kayong ginagawa, you give time to attend. At kayo ang isang magiging heroes, no? Kayo po yung mga bagong bayani. Okay, tingnan niyo po. So, bakit kambing ulitin ko ulit? Mainam na pagkakitaan dahil sa mga sumusunod. Maliit na puhunan ang kailangan, madaling maraparamihin, maamo, mas may matibay na pangatawan laban sa sakit. Ang pangunahing pagkain nito ay damo at iba pang uri ng halaman na wala na kayong bibilhin. Ang hindi lang kakainin po ng kambing ay dahon ng tsinelas. Lahat po ng dahon, kinakain po. Agree ba kayo doon? Agree. Next. Yan po. Yan po yung gusto namin i-feature sa Department of Agriculture, sa Bureau of Agriculture Research. Isang, nandyan po yung itik, nandyan po yung kambing, isang mas masaganang pamumuhay. Next slide, please. So, nandyan po yung kailangan po natin. Bago po tayo mag-alaga ng kambing, dapat may halaman po tayo. May alagang hayop, and then may konting lupa. Okay? Next. Yan po yung isang gusto naming kwan, na kahit mayroon po tayong tanim na kwan, may lupa tayong maliit, mayroon pa rin pa tayong area na nagtatanim ng napier grass, mung bean, green corn, peanut. Kung may lupa tayo, huwag natin tanimin na lahat ng kwan, rice, dapat mayroong napier grass, may green corn. Kailangan may pagkain pa rin yung hayop natin. Next slide, please. Ano yung mga halaman na kailangan natin gamitin? I-run down po natin, Sir Pat. Yan, mais. Lahat po ng parte ng mais, pwedeng kainin ng kambing. At 2 weeks time, may pagkain na yung kambing po ninyo. Yung corn cobs, lahat kinakain po ng kambing po yan. Next, mani. Kinakain po rin ng kambing yan. Ito yung pagkain ng tao, pagkain ng hayop. Next slide, please. Yan. Balatong. Nakita niyo po yung balatong kanina, no? Masarap na pagkain ng kambing. Yung pads. Next. Sitaw. Pwedeng ipakain din sa kambing po yan. Huwag lang sobra. Kasi pag sobra yan, yan po yung sometimes na kadahilanan kung bakit nakukunan. Kasi mataas po ang estrogen content ng mga legumes. Next slide, please. Kamuting baging, o yan. Pagkain ng tao, pagkain ng kambing. Next, kamuting kahoy din. Ito yung mga dapat nating gawin na hindi lang po mga forages. Next slide, please. Yan, palay, sitaw at kasaba. Parang isang picture lang na kami sa Department of Agriculture sa bar,
minumungkahi po namin na hindi po tayo magmo-monocrop, no? Integrated crop livestock farming systems approach. Next. Yan yung main crop, yan yung second crop. Next. Yan. Alam nyo ba ng pinakamagandang tae? Tae ng kambing? Organic po ito. At mayroon siyang pesticidal effect. Na-research na po namin ito sa Department of Agriculture. Isang scientist po ang nag-research at ako po, for the past years, sabi ng mga farmers po namin, Ma'am, alam nyo ba, pag ginagamit po ang tae ng kambing sa mga ampalaya po namin, mga eggplants po namin, wala pong mga peste na umaatake. At alam nyo ba, sa lahat po ng tae po, ang tae ng kambing po ang hindi po nilalangaw. Bakit po? Because of that component, mayroon siyang pesticidal effect. Tae ng kalabaw nilalangaw, tae ng kabayo, tae ng baka, lalo ang manok, nilalangaw yan. Pero tae ng kambing, hindi po. Takot ang langaw, takot din po ang snake. At base po sa research ko po sa Middle East, although hindi pa ako nakapunta sa Middle East, marami po silang karnero at kambing doon, di ba? Yan ang paborito nila kasi mga Muslim countries yan. Ayaw nila ng baboy. Ginagawa po nila itong cockroaches killer. Ang tae po ng kambing. At yung research po namin sa DA, ito yung pangpatay po ng golden snails. Pag marami po kayong golden snails, yun ang ipahid po ninyo. Kaya lang, kailangan i-ferment. Kasi kung hindi nyo pi-ferment, parang holin po yan. Mahirap po siyang matunaw eh. Kailangan po i-ferment. Paano ang pag-ferment? Dalawang klase po. Pwede po tayong gumawa ng manure tea bag. Yung tae po ng kambing, ilagay po natin sa sako, ibabad po natin sa drum, nakabalot po yung tae ng kambing, maglagay po tayo ng konting molasses, ibabad po ng 1 week, yun po yung pandilig po ninyo. Mabilis po yun. Pag gusto nyo naman, imbag po ninyo. Maglagay po kayo ng enzymes. Pabulukin po ninyo, maglagay po kayo ng dahon ng ipil-ipil, yung mga dahon ng ligumbre, para mabilis mabulok. Para mabilis mabulok yung tae ng kuhan kasi matigas eh. So, yun, ang pinaka hot cake at pinakamahal na tae, tae ng kambing. Wala po siyang toxic effect kasi hindi po kumakain ng mga kambing ng mga antibiotics. Kaya pag we go on organic manure, goat manure fertilization. Yan po. Yan po yung analysis na ginawa po namin. Next slide, please. Yan po yung pangasiwa ng dumi ng kambing. Next slide, please. Kahit sa tae ng kambing lang, kikita na po kayo eh. Kung mayroon po kayong 200 na ulo ng kambing, mayroon po kayong 200 na kilos na organic fertilizer daily, at ang pagbenta nyo po doon is 200 pesos, that is 800 pesos daily. Pag mag-hire po kayo ng laborer na dalawa, yung sweldo po nila sa tae ng kambing lang po yun, kukunin. 200 do level po. Yun po. Next. Paano natin matutulungan upang tumaas ang kita ni Juan sa pagkakambing? Siguro, mamayang gabi, isipin ninyo, paano natin matulungan si Juan? Bawat Pilipino. Next slide, please. Yan. Kasi nung una, yung una pa, oh. Nung una kasi, pangpuluto lang kambing. Kailangan natin, i-change natin yung perspective, yung mindset ng mga farmers. Kailangan natin, ang kambing, goat negosyo. Kaya nga, kambing, sagot sa kahirapan. Okay ba yon? Ulitin natin. Kambing, sagot sa kahirapan. Okay. Yan po yung mga na-generate na income. Pinag-compare po ang goat, cattle, and carabao. Tingnan nyo naman ang kita sa kambing. 40,000 to 60,000. Pero mas maganda kung subukan po ninyo. Kasi kung figure lang, hindi nyo ma-appreciate. Ma-appreciate, subukan po natin. Next slide, please. Yan po yung income po ng back for hire. Pag mayroon po kayong barako, pwede nyo irenta yung barako ninyo. Yan po yung kikitain. Next slide, please. Yan po yung kita pag manure commercialization. Pati sa tae, pwede natin i-commercialize, oh.
196,000. Next slide, please. Is louder goat production. Yan po yung kikitain net income. Nakabawas na po lahat. Pati mga labor. And then for 2 years operation, kikita po yung 10 to 20 level. Ito po yung kikitain. Next slide, please. Yan. Wala na po. Gusto ko lang i-share po ito. Nasabi po nila, always remember that service is the thing of most worth. Living with a purpose is the only way to really live. May thank God. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos kasi sa totoo lang, kaninang madaling araw, tumaas ang BP ko, 150 over 100. I was praying to God. Maraming pupunta po doon dito sa seminar. Tulungan mo po akong ma-stabilize ang blood pressure ko. Kanina, nagpa-relieve ako. Medyo nahihilo ako. Nag-take lang po ako ng gamot ko kanina. Kasi ayaw akong masayang yung time po ninyo. Nawala po ako dito. Thanks God. He allowed me na makapag-share sa inyo ng kunting kaalaman sa pagkakambingan. Kahit kulang po, at least mayroon po kayo natutuhan. Pero gusto kong i-share po itong Proverbs 11:25 po. The one who blesses others is abundantly blessed, and those who help others are helped. Yung last slide po. Sino po yan? Hello. Alam na alam niyo po, Albert Einstein. Sabi po niya, imagination is as important than knowledge. Yung knowledge na natutuhan niyo po, pero if you have the vision, you have the passion, you'll become a good commercial entrepreneur. The vision, your passion, nasa puso natin yon. And prayer, of course, no? So, sa amin po, sa Med of Agriculture, we're sharing S&T, science and technology po. Pero gusto kong i-share po, dapat dagdagan po natin ang DS&T, dasal, sipag at tiyaga. Maraming salamat pong lahat. Mabuhay po tayo. Mabuhay po yung mga kakambingan, future goat entrepreneurs. Maraming maraming salamat po sa Panginoong Diyos. To God be all the glory. Thank you po. God bless. Hello. Thank you very much, Dr. Datuin, for that extensive presentation. Muli, okay. Palakpakan po natin si Dr. Datuin. MC, pwede ko lang i-request si Sir Pimentel, si Sir Hilbert Pimentel, sa kanyang testimony in 1 month time sa pagpapakain po niyang Juvimin, siya po yung research cooperator po namin sa Tanay Rizal. Pumunta po siya nung Techcom at nabigyan po namin siya ng Juvimin balls. Sir, he is a retired employee at you will be more inspired to hear a bit doon sa pagpapakain po niya. Sir Hilbert, palakpakan po natin si Sir Hilbert. Muntik ko nang makalimutan. I was so amazed, no? Dito sa isi-share niya at makikita niyo po, hindi po manggagaling sa akin, kundi manggagaling po sa kanya. Sir Hilbert. Thank you po, ma'am. Magandang hapon po. Last month, I came across an article sa, I think that was the Philippine Star. Yun yata yung kasama sa pinamimigay dyan, no? And it was mentioning about a mineral ball. Nag-interested ako. I was trying to look for yung contact number ni Doktora. But in the meantime, bago ko siya na-contact, nag-attend ako nung techno forum last month dito. There was a topic on cheese making. Nataon kasi na ang ginagawa ko, gumagawa ko ng cheese from my little goat farm in Tanay. As luck would have it, nakita ko sa isa sa mga booth, andun yung mineral balls. So, basa-basa ng konti, and then nanghingi ako. Sabi nila, sige, kumuha ka ng marami. Di kumuha ako ng marami. The next day, I think that was the last day, bumalik ako, nakita ko marami pa rin. No? Marami pa rin. Kaya, nanghingi ulit ako. Yung pala, yung nakaupo was Doktora Datuin. So sabi niya, sige ho, kumuha ko yun ng marami. Kasi mukhang kukunti naman yata yung nag-aalaga ng kambing o ruminant na andon. So kukunti yung kumukuha. So pinag-usapan namin kung paano gamitin. And ang mix ay, yung isang ball is 100 grams to be mixed with 2 kilos of feeds.
So dudurugin and then ihahalo. So sabi ko magandang pagkakataon ito. Total nagbibigay naman talaga kami ng feeds. Ang nabago lang dun sa aming ginagawa ay maidagdag yung minerals na yon, ano? Yung walang pagbabago doon sa dami ng damo at saka yung dami ng feeds. Doon, ang pinili namin na paggamitan yung mga growing kids, mga bucklings at saka doelings na nagre-range ng age of from 5 months to 8 months siguro yan, ano? So let me share the result. Ah, meron kaming isinama pala na ano, na dalawang yearlings. Ewan ko kung pwedeng kunan to ng camera. Pwede bang itapat natin sa camera? How do we do it? Saan-saan ba? O, sige. Kita ba? Kapakihawak na lang, para ano? Ayan. Okay. So, inumpisan namin noong August 17. So, kinuha namin yung original na weight nila, and then after 2 weeks, that was August 29. And nagulat din ako sa ano, yung nakita kong pagbabago sa weight ng mga kambing. And then September 16, that's almost 1 month. So you will see merong mga halos 4 kilos yung nadagdag. Oops. Oy, nawala. So, it may not be very conclusive, but it looks like this thing is doing wonders for the goats. Hindi ko rin, tinatanong ko rin nga, ano bang nasa mga, sa minerals na ito that would come out with this result. But pansinin nyo, halimbawa sa goat 1, 1 kilo lang ang nadagdag, napansin namin, mukhang may problema yung kambing kasi rough yung kanyang coat. No, hindi makintap. And then, meron yung isa naman dyan, yung goat number 4, no? First 2 weeks, walang pagbabago. Ito kasi is a buckling, nakahalo siya doon sa ibang mga bucks. Eh, pinakamaliit siya, naaagawan siya doon sa mga roughage, sa forage. Although pinapakain siya ng hiwalay pagdating sa feeds. So, after that, ginawa namin, isinama na namin siya doon sa mga iba pa. So, pwede na siya nakita na. So, yun yung ano yung result. I don't know how this will keep up during the next month. So, sabi ko kay Ma'am Datuin, pwede pa bang bigyan niyo kami ng para may pagpatuloy yung eksperimento. Ang next stage namin, kasi buntis na yung mga inahin and they are expected to give birth middle of December. So, ang suggestion ni Doktora, bigyan na rin on the starting next month yung mga buntis para makita yung epekto sa pagbubuntis, ano, sa milk production at saka dun sa size ng mga anak. So yun yung tungkol dun sa mineral balls. Pwede ba ako mag-entertain ng question, magtatanong ko? Dinurog namin sa inihalo. Yun lang, ni-report namin kay doktora. One problem is, nagsisettle sa ilalim pag inihalo mo sa feeds. No? Sabi ko, baka ito ay, one, baka dahil mataas yung moisture content niya, kaya bumababa dahil mabigat. So, sabi ko, pwede kayang gawing ano, pellets para mas madaling ihalo. Anyway, ang mixture naman is by weight. No? So, ako, kung may kinalaman nyo, doon sa naging decision nila na to try yung
pellets. Salamat po. So, maraming salamat, Sir Hilbert. In fact, sabi po niya, na-amaze siya na 2.5 kilos in 29 days, ang increase, average siya, average increase ng weight ng kambing niya. May isa siyang kambing na tumimbang ng 4 kilos in 29 days. Pero kung i-average po yung total na timbang ng kambing niya is 2.5 kilos in 29 days. So yun ang in-emphasize ko na micronutrients, yun ang kailangan ng kambing. Yun po yung nire-research ko pa rin na ipapelletized. Yung presyo, wala pa rin kami kasi packaging, wala pa rin. Promotion pa rin kami ang ginagawa po namin. Kaya gobyerno pa rin ang gumagastos po dyan. Magre-request pa rin ako ng pondo para ma-share ko pa sa iba. Nung nagkaroon ng National Organic Congress, hanggang sa Bohol, nagpapasalamat sila kasi as far as Bohol, may mga humingi ng marami, binigay sa mga kambing nila as far as Mindanao, Isabela, Ifugao. Kasi National Organic Congress po yun sa Lawag. Maraming nag-attend, buong Pilipinas. So marami po kami yung ginawa yan para ma-share sa mga farmers. At nung may TechCom, si Sir Hilbert, natutuwa po ako kasi meron siyang research mind. Sabi ko, Sir, ang bayad nyo lang po sa amin, timbangin nyo yung kambing ninyo, initial weight, and then yung mga data, pati pictures, yun ang ibigay nyo po sa amin, hard copy, para makakaroon kami. Pero si Lisa, apat na buwan namin ni-research po ito sa mga farmers at sabi po nila, yung mga kambing po namin hindi na inaasahan na lalaki. Lumaki, gumanda ang kanilang kwan, mga balahibo. Talagang gumanda kasi pumunta naman ako sa mga far-flung areas. Yung mga pinupuntahan namin yung mga taga, mga remote areas na para naman ma-save nila yung kambing po nila. Yun ang priority kong patulungan dito sa Jubimin Bowls na ito. So, ito po hindi pa out commercially. Although naka-IPR po sa atin, kailangan ko pang ma-improve with other institutions. Ang kulang lang po dyan ay dadagdag ko selenium. Kailangan ng selenium at molybdenum. Yun ang idadag ko para makumpleto po yung micronutrients niya. Kasi nakita ko talaga yung mga binasa ko mga aklat abroad. Even doon sa Australia, bakit dito sa Pilipinas, ang anak ng karnero natin isa lang. Sa kanila po pwedeng dalawa eh. At ang sikreto nila because of micronutrients. Kaya ito po yun, napatunayan ni Sir within 29 days. Sabi niya, natutuwa ako every week, tinatawagan ko po siya kasi I'd like to give have feedback para feedback mechanism kung paano pa natin improve yung product. Totoo po yan, ang gusto namin gawin dyan, i-compress po yan, mabawasan ng moisture. At para mabawasan ng moisture, pumunta na ako ng Filmec, pumunta na ako ng Eupilus Banyos. Gagawa sila ng grinder kasi ang hirap gawin po yan. Pag mano-mano yan, kawawa yung mga kasama po ni Lisa. Ilan silang gumagawa niyan just to make that. Nag-overtime sila para magawa po yan. Tapos, kaya ang gagawin po namin yung magkakaroon kami ng mixer and then pelleting machine, na yung pelleting machine pupunta na po doon at gagawa kami ng tatlong die para sa maliit, para sa malaki, and then para sa baka. Pati Philippine Carabao Center and sa CLSU, gusto lang i-try po yon pero sa pelletized na po namin gagawin. Pero sa mga farmers namin na kwan, binibigay po namin muna, pero cooperator namin sila. Talagang sabi namin, itong kambing ninyo, hatiin natin. Yung kalahati, hindi pakakainin. Yung kalahati, pakakainin para makita niyo yung difference. At very cooperative naman sila. Kaya si Lisa, every 2 weeks, pinupuntahan niya yung malayo na lugar. Magtitimbang lang siya ng mga kambing, yung mga buntes. Ganun po kasi ang research. Talagang kung kinakailangan natimbangin mo ng Sabado, Linggo, holiday, kailangan puntahan. At nagpapasalamat po kami sa Sir Hilbert at Juan. Yes, sir. Sa kalabaw po. May kalabaw po kayo. Pwede rin po yan kasi sabi ko nga po, kambing is a ruminant animals, so pwede po. Although kami, nakafocus po kami sa kambing, no? Pwede rin po yon. Pero hindi pa namin na-try na ilalagay sa tubig tapos iinumin. Kasi sabi ko, pag hindi inubos ng hayop yung tubig, sayang yung micronutrients. Diba, kumisan ikokon natin yan. Matatapon, kumintang kalahati, sayang. Kaya mas maganda kung ihalo po natin sa darak
Pero kung pelleted na yan, titignan namin na parang top dress lang siya na pelleted. So, hopefully, mapuntuhan po ng DEBAR po ito, yung project po nito, na in 1 year time, mapaganda po natin. At sa, in 30 years ito, ni-research ko ito, 1986, 2016, nung nakita ko na bakit hindi nag-pick up yung UMMB, ito lang po yung juvimen na nakita ko na makakasagot sa problema ng mga naghahayupan sa ruminant animals. Yes, sir. Pwede paki-state po yung pangalan niyo po, sir, and then please. Escalona po. Pampanga po. Ma'am, tanong ko lang po, bakit po yung UMMB po, kaya po siya ginawang black para dilaan po ng kambing, di po ba? Ito po, ginawa itong black o bilog na matigas para po, kasi kung hihalo po, sabi ni sir, didikdikin pa, ilalagay sa pagkain. Usually, ang recommendation sa UMMB is 50 grams per head per day or 100 grams per head per day. Pagka ang UMMB, pag malaking baka, 300 grams to 400 grams. So ang ginawa ko po, 100 grams, parang tamang-tama na pagkain ng isang kambing sa isang araw sa malaki. Pero pag maliit, 50 grammers lang. Kaya ginawa kong ganyan kasi yung ginagawang UMMB, simento yun, matigas. Opo, yes. Ayaw ko ng simento kasi according to my readings, hindi maganda ang simento. Opo, yung binder niyo po dito kasabay. Pero ngayon, ang binder ko po dyan kasabay starch. Parang natural siya. Pero nakita ko, research pa rin namin, ilang kasaba para titigas pa rin yan. Yes. In fact, nag-try po ako ng clay. Kasi sa Amerika, ang clay, isang component na pinapakain din po nila yon, yung mga mineral clay. Pero dito, hindi maganda yung clay. Hindi namin mabuo ni Lisa. Kaya sabi ko, research pa rin tayo ng iba. Kasi ayaw ko ng simento. Pero sabi po ng mga engineers sa Filmic, may sekreto pala yan. Pwede lang i-compress yan, alisin ang moisture para titigas. Kasi mataas pa rin ang moisture content po yan. Mula assisting yan, lahat pa rin ng UMMB, inalisang namin yung urea and then kwan. Ang IPR ko lang dyan, yung micronutrients na nilagay ko. Pwede nyo naman kwan yung micronutrients na nilagay po dyan para tumaas po yung micronutrients na nakita nyo po doon. Po, yung manganese. Kung mas madali pong yalo sa feeds, kung yung parang durog na siya, para isang ano na lang. Itatry din namin kung pwedeng mash, kaya lang gusto namin, nung nag-con ako sa Filmic 2 weeks ago, nakipag-meeting ako sa kanila, kung pelleted kasi, itadry sa pelleted, lahat ng moisture niya, maalis, magiging hardened siya. So meaning kahit hardened yan, hindi masisira kasi nandyan lang yan, pwedeng kainin ng kambing o baka kung pelleted. No? So, siguro yun ang next na kailangan natin i-explore. Pero for the time being, pwede yung gamitin yan. Kung mayroon kayong rice bran, pwede yung itunaw yan sa rice bran. Pero huwag sa tubig kasi pag sa tubig, pag hindi inubos yung tubig, sayang po yung micronutrients. Opo. Thank you po. Yes, any more questions po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Dahil malamig po kasi siya, so kailangan po i-refrigerate po. Gaano po siya katagal i-stack po? Ganito po yun. Marami pa rin kaya nga pinibamigay namin yan, pina-refrigerate ko, pina-freezer ko. Kasi nakita po namin na pagka mataas ang moisture content, nakakaroon ng molds. I was thinking kung po pwede po namin i-vacuum pack. Pero para at least vacuum pack po siya. Pero wala pa rin yun. Kasi nasa stage pa rin kami ng research pa rin namin yung shelf life niya. Kailan tatagal kung ganyan? Kailan tatagal kung pelleted? So ngayon, sabi ko sa kanila, para hindi masira, even kay Sir Hilbert, nilagay niya sa freezer para hindi siya magka-molds. So yan naman po, konti lang naman yan, within a week. Lisa, di ka anak. Siya kasi talaga yung assistant ko po. Siya yung nag-o-observe kasi division chief ako, nasa regional office po ako, pero siya yung assistant ko. So, pwede i-discuss ni Lisa kung bakit nagmo-molds ang observation niya. Kasi po, nagkaroon ng molds yung jubimin balls during wheat season, yung palaging umuulan.
Kaya sinabi ko kay Madam na i-freezer muna para hindi mag-molds. Pero pag sa dry season naman, hindi naman po siya mag-molds. Yun, yun po yung observation. Pero natanong ko sa, pumunta ko ng UP Los Baños, sa bioprocessing center, sabi nila, basta mataas ang moisture content, magkakaroon ng molds. So the only way is to make it drier to pelleting. Yun din po yung nasabi ni Sir Hilbert. Kaya lang, iniisip ko, added cost yun. Siyempre, mahalang pelleting eh. Pero tinitingnan pa rin namin yung cost and return analysis kasi ayaw naman naming mapapamahal yan para magamit ng mga farmers po natin. Tinitingnan namin kung paano yung way out na yung cost niya is affordable sa mga farmers po natin. Mr. Ronald po, Ronald Amor po ako. Ma'am, natry na po ba natin na gawin siyang powder? Ay, maganda rin po. Kasi magandang suggestion po yan kung pwede nating gawing powder. Kaya lang, paano natin ilalagay ngayon doon sa feeds? Kasi kung powder yan, na-try namin, pagka nag-blow yung hangin at hindi evenly yung pag-mixed, tendency, yung iba mayroon, yung iba wala. So, kung ipapowder natin yan, kailangan mayroon tayong micromixer. Ima-micromixer natin, mayroon siyang carrier, and then ilalagay natin sa mas maraming materials para evenly yung kanyang kwan. So, pwede rin po yun. That's a good suggestion. Lahat po ng suggestion po ninyo, ito yung naka-pipeline na pwede naming pag-aralan kasama po yung mga magagaling sa Filmec. Kasi, sabi po nila, mas maganda, more heads is better than one. Yung mga suggestion nyo po are most welcome kasi ang unang ginawa ko lang talaga dito is paano ko improve ang micronutrient content ng UMMB o itong jubiment balls na ito. Salamat po, ma'am. Thank you po, sir. So, any more question po? Kung may mga... Yes, sir. Hello. Ano po, may ano, suggestion lang, hindi siya tanong. Parang napanood ko lang sa History Channel ng ano, yung gumagawa ng candy, di ba? Tapos, meron sila pinapahid na ano, yung carnauba wax. Opo, para daw hindi mag ano yung moisture. Oo. So, naisip ko, baka pwede rin na, kunyari, pinelitize nyo, papahiran nyo ng carnauba wax, parang ganun. Parang thin film lang, parang ganun. Pero pwede pa rin makain yon kahit may wax siya. Opo, sa candy naman po eh. I see. Opo. E di siguro gagawin lang namin, tinitignan namin kung hindi 50 grammars, gawin namin 10 grammars lang, para parang candy lang na size siya, na pagkakuan, ito pwedeng candy size lang siya. Hmm. So magandang suggestion, Miss Lisa, pakisulat yung mga suggestion nila. Okay. Tamang-tama itong forum na in-invite po ako dito para lahat po ng mga suggestions ninyo, may improve natin yung product because that is a Filipino product, no? That is a Filipino ingenuity na God willing, kung maganda ito, pwede natin i-market sa ibang bansa. Pagtulungan po natin para improve itong product na ito. Yes, Sir Hilbert. Hindi ka na mapapagod na maghalo kasi ibibigay mo na individually dun sa kambing. Oh, ito yung sa'yo sa araw na to, ha? Huwag ka nang humingi. Ito yung strip dun naman sa isa. And so on. Kasi magkahalo rin naman yun sa loob. Opo. Ay, opo. Magandang suggestion yung candy size na nilalagyan po natin ng wax, no, para hindi magkakamold. Okay, so ang ganda pala, marami pa palang research na kailangan nating gawin. Yes, sir. Moisture po dahil sa content na mataas yung moisture dahil sa molasses. Kasi naglagay po kami ng molasses. Yes, ma'am. Molasses po, basa po yun. Kaya yung po, ma'am, kasing ibang ginagawa, katulad po nung mga yung katulad po, ma'am, nung ibang enzyme na liquid, ginagawa po nilang spray dry yung binubuga po sila sa parang pulbos para maging dry siya. Ganun po yung ginagawa po ng iba. Ay, okay. So far, may nakausap akong estudyante ko. Itong estudyante ko na milyonaryo na, 2,000 saw level. Sabi niya, ma'am, huwag na kayong gumamit ng molasses. Pero ito namang ginagamit yan, ang gagaling sa ibang bansa, may kamahalan.
may dry powder pala na parang molasses na pwede niyang i-mix, hindi siya messy. Na at least hindi na mataas ang moisture content. Hindi ko lang natanong kung magkano yung cost niya. Something like nang gagaling sa Indonesia o Malaysia yon. Nasabi niya, hindi naman sugar siya pero parang molasses-like siya na nag-i-improve. Kasi yung molasses kasi, ito yung nagbibigay ng 3-4 times energy, parang 3-4, 75% of the energy requirement ng hayop, ibinibigay po ng molasses. Kung ang mais is 3,200 metabolizable energy, yung 100% na ibibigay ng mais, ito, nire-replace niya yung 75% na energy content na kailangan ng hayop. Kaya nga, di ba, pagka diabetic na nawawala ng sugar, kaya hindi ka agad. Ito po yon. So, magandang suggestion din po, sir. Tignan po natin kung paano natin i-work out. And then, we welcome. Sana nakasulat po yung email ad ko po. And then yung number ko po kasi we welcome your email ad. Isusulat na lang po. I-dictate po. Ito po yung number ko po, Sir Pat. Kindly write my number po. Si Smart po. 0908-399-8946. 0908-399-8946. Ngayon po, kung globe kayo, may globe din ako, kaya lang mahirap po i-memorize yung globe. Kaya kung globe kayo magte-text, pwede ko pa yung tawagan sa globe ninyo. Hindi ko lang ma-memorize kasi itong number na ito, 10 years ko nang ginagamit, ito yung memoryado ko. Yung globe ko, hindi ko siya memoryado, no? 0908-399-8946. At ang email ad ko po is my name also, Jovita M. Twin. Yung maliit na letters po yon, Jovita M. Twin. Dire-diretso po yon, 2016@gmail.com. Pwede na ipakita dyan, no? Okay. So, yan po. Yan po yung number ko po, 0908399, and then Jovita M. Twin, 2016@gmail.com. So, lahat po ng mga inquiries ninyo, yung mga kwan, kung hindi ko masagot, pwede ko kayo i-refer doon sa mga scientists sa pagkakambingan pa rin na kasama ko po dito sa Pilipinas. Maraming salamat po ulit. Okay, so, wala na po tayo mga katanungan. So, at this point, again, we would like to thank our resource speaker, Dr. Datuwin. Ma'am, muli, palakpakan po natin si Ma'am Datuwin, si Ma'am Jovita. Ma'am Lisa, thank you very much. Sir Gilbert, thank you as well for sharing your personal testimony. So, before we formally close, allow us to... present the certificate of appreciation to our resource speaker. And allow me to read. Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research presents this Certificate of Appreciation to Dr. Jovita M. Datuwin for sharing her invaluable knowledge and skills as resource person for the seminar entitled Upgrading Production Technology of Medium Scale Commercial Goat Breeder and Fattener during the DA Bar Seminar Series held at the RTMIC Building, Diliman, Quezon City. Given this 21st of September 2017, signed by our director, Dr. Nicomedes P. Eleazar. And may I now request Ma'am Lisa Ronquillo. We would also like to present this certificate appreciation to Ms. Lisa Ronquillo for sharing her invaluable knowledge and skills as resource person for the seminar entitled Upgrading Production Technology for Medium-Scale Commercial Goat Breeder and Fattener during the DA Bar Seminar Series. Again,
given this 21st day of September 2017, signed by our director, Dr. Nicomedes P. Irasar. Ma'am Lisa, thank you. Thank you. Okay, so some important announcement lang po before we close. Number one, you will notice po, we are supposed to have two topics this afternoon. One is on the one given by Dr. Datuin, and the second one po sana dun sa Chevron processing ng food and non-food products. Unfortunately, our speaker, ito po nakasign, she really cannot make it. But through the kindness of one of our project collaborators, si Dr. Jonathan Naiga ng Isabela State University, nag-volunteer siya ng similar presentation. So, Dr. Naiga ng ISU, maraming salamat. Basically, the same concept, basically the same study on Chevron food processing. At yung presentation po ni Dr. Datuin, together with the presentation of Dr. Naiga, will be uploaded in our BAR official Facebook. So, please catch. Habulin nyo kami. I-monitor nyo po kami sa aming BAR Facebook. We will upload two presentations. Okay po yun. And then, na-mention na ni Dr. Datuin yung contact details. You can please get in touch with her for any possible questions or comments. So mga muli, ang naway sa loob po ng mahigit 3 oras, kami po dito sa ahensya ng Bureau of Agricultural Research ay nakapagdagdag kaalaman. Nakapagbigay ng information, science-based research and development result. Ito po yung ano sa amin, for us really to disseminate the information. We are here to promote the technology born out of R&D. So, goat is a living asset. Sa presentation ni Dr. Datuin, goat is gold. And let us all go and search for that gold. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Mabuhay po kayo, and God bless us all. Good afternoon.